everyone, welcome back to the Project Awesome. So I'm finally back with a new video here in my YouTube channel. Mga 2 months yata akong natigil. Anyway, kung alam nyo yung sikat na Fairy Skin Premium Brightening Sunscreen, I'm sure alam nyo rin na meron na silang premium tinted sunscreen. O ngayon, kung hindi pa, then please keep on watching because I'm going to review this Fairy Skin Premium Tinted Sunscreen. O, disclaimer muna ha, hindi po ito sponsored, hindi po pinadala itong product na to sa akin. I bought this with my own money, pero kahit naman sponsored to, kahit binayaran ako, kahit pinadala to sa akin, lagi namang 100% honest review tayo dito sa channel na to. So, this is the Fairy Skin Premium Tinted Sunscreen. Actually, medyo kaka-release lang niya. Nung June lang yata siya ni-release. Ay, dahil nung nakita ko siya nag-place order agad ako at nakakapanghinayang nga. Paano? Nakita ko may nag-post na nito day before ng official release niya. Kasi ang price nitong tinted sunscreen na to is 299 pesos. Eh, binili ko nga siya agad kasi excited ako. Tsaka nahihilig ako sa mga tinted sunscreen lately and later on you'll know why. Pero ayun nga, nakita ko kinabukasan sa official release niya na meron silang introductory price na 269 pesos na nagsimula lang nung araw mismo na nirelease siya. So, dahil nga binili ko siya day before ng official release niya, nabili ko siya dun sa original price niya, 299. Sobrang excited ko kasi eh. Pero, okay lang, maganda naman siya. Hindi ko lang alam kung hanggang ngayon nasa introductory price pa rin sila. Check nyo lang sa mga nagbebenta. Anyway, ito yung component niya, ito yung packaging niya, o diba? Yes, I know, parang kamukha siya ng Fenty Beauty na skin tint. Pero, meron akong issue dito sa packaging and component nitong Fairy Skin Premium Tinted Sunscreen na to. Oo, maganda siya, pero una, diba light lang yung color ng component niya, pati yung box niya mismo, pero hindi mabasa yung nakasulat kasi light na nga yung pinaka-base, tas color white yung font niya. So, maliliit pa yung sulat niyan sa likod, at kahit isquint ko yung eyes ko ng ganyan, hindi ko talaga mabasa maigi. Kaya ayun, for the search na lang ang first one sa internet para sa mga information. Pangalawa, hindi siya ganun ka-squeezable for me. Medyo matigas siya. Ewan ko kung ako lang ah. Pati dun sa unang sunscreen nila yung color pink, medyo nahihirapan akong i-squeeze yun. Lalo na kapag medyo konti na lang yung laman niya. Ang suggestion ko, itaktak niyo muna siyang maigi para nandun na siya sa bungad para madali niyong ilabas yung product. I think Fairy Skin can do better when it comes to their packaging, to their component para mas maging ergonomic siya. Mega nerd. So, dito muna tayo sa performance niya bago natin pag-usapan yung mga ingredients. Meron na siyang SPF 50, PA++++, apat na plus. Tapos, broad spectrum na rin siya. Meaning, meron ka ng protection against both UVA and UVB radiation. Tapos, ang sabi pa sa ibang claims nila, it is clinically tested, backed with scientific studies, SPF tested under SGS, and this is already FDA notified. So, wala nang paligoy-ligoy pa. This is the most lightweight tinted sunscreen na nagamit ko so far. So, alam nyo na yung two-finger method kapag ka nag-a-apply ng sunscreen sa mukha. Ganun din dapat kahit na tinted sunscreen. Pero kahit na ganun karami yung ilagay ko nitong Fairy Skin Premium Tinted Sunscreen na to, hindi siya mabigat sa face, hindi siya makapal sa feeling, basta pagka-blend mo sa kanya parang wala lang nakalagay sa face mo. So share ko lang nung first day na ginamit ko tong Fairy Skin Tinted Sunscreen na to, papunta ako ng church noon. Tapos sa church kasi namin, required pa rin na mag-mask kami. Tapos sobrang init kasi nung araw na yon, so tinanggal ko muna yung mask ko para punasan yung pawis ko, ganyan-ganyan. Tapos pagtingin ko sa mask ko, walang transfer. Pero imbis na matuwa ako, medyo nadismaya pa ako kasi sabi ko, sana man lang kahit bahid ng tint, diba? Kasi ganun yung usual na experience ko sa mga tinted sunscreens na nagagamit ko. Kahit konti, merong bahid ng tint. Pero dito wala. So sabi ko, ay, parang hindi naman masyadong tinted to. Baka parang wala lang. Baka parang nahulas na siya. O baka parang nag-evaporate na siya. Alam nyo yon, parang nawala na siya. Parang ganun yung nasa isip ko. At syempre, hindi pa ako makapag-check sa mirror kasi nasa loob nga ako ng church. Anyway, pag uwi namin sa bahay, I was surprised to see na kung anong itsura or kung anong lapat ng tinted sunscreen na to sa mukha ko bago kami umalis, ganun pa rin yung itsura niya sa mukha ko pag uwi namin. In short, fresh pa rin. So, dun ako na-impress sa kanya. So, yes, this is very lightweight kahit na medyo mas thick ng konti yung consistency niya compared dun sa premium brightening sunscreen nila na color pink yung lalagyan. So, ang claim nila sa finish nito is matte and glowy pero hindi naman siya super matte. Sa tingin ko parang semi-matte siya. Pero it doesn't look flat or dull naman kapag nilagay mo na siya sa skin mo. Actually, it's still very moisturizing. For me, mas moisturizing to compared dun sa premium brightening sunscreen nila, kaya mas gusto ko yung formula nito. Sa shade naman, actually, isa lang yung available sa ngayon. Pero napanood ko sa mga TikTok videos na magkakama pa daw si Fairy Skin ng maraming shades pa nito, eh sana nga, para mas marami yung makatry nito. Kasi ang claim nila dito, universal shade daw siya. Pero I think it's not universal kasi I think this will still look
lighter sa mga taong merong deeper skin tone. So, yung itsura naman ito sa skin ko, para akong naglagay ng sheer BB cream. Sa una, medyo may pagkaputi siya, para kang naglagay ng tone-up cream, ganon. Pero, kapag mas nagsiset na siya, parang nagme-melt naman na siya sa skin ko. And even though medyo may pagkaputi siya sa una, hindi naman awkward or hindi naman OA yung pagkaputi niyang tingnan. Basta sheer to light coverage siya, tapos parang nare-reduce niya ng konti yung redness ng skin ko. Pero may isang downside lang sa formula niya. Sa maraming beses na nagamit ko na tong Fairy Skin Premium Tinted Sunscreen na to, siguro 2 to 3 times doon nag-peel siya sa akin. And when you say peeling, parang nagbubuo-buo or parang naglilibag, sorry for the term. Tapos na-realize ko, nangyayari sa akin yon kapag gumagamit ako ng mga soothing gel at saka kapag sobrang dry ng skin ko. So nung unang beses na nag-peel siya sa akin, gumamit ako ng hyaluronic acid na soothing gel. Tapos ayun, siguro parang nag-mix yung formula nila kaya ganun. Kasi sa ibang times naman na ginagamit ko siya, even on my first time na ginamit to, hindi naman siya nagpipil, hindi siya yung nagbubuo-buo, walang ganun sis. Tapos yung isang beses naman na nag-peel siya sa akin, ayun nga, nagbabalat ng sobrang mukha ko kasi nga I have acne dito sa baba ko. So gumagamit ako ng mga chemical exfoliants, ganyan syempre magbabalat-balat 'yan. At kapag ganun, mas nagiging dry yung skin. So ayun, napansin ko kapag ganun na sobrang dry ng skin ko, doon siya nagpipil. Kaya ang ginagawa ko kapag dry yung skin ko ng sobra, imbes na ipahid ko siya yung sunscreen, parang tinatap-tap or pinapat-pat ko lang na ganyan. Kaya make sure na kapag sobrang dry yung skin nyo tsaka nagbabalat, mag-moisturize muna kayo maigi ng skin nyo bago nyo ilagay itong tinted sunscreen na to. O eh bakit kasi hindi ka naglagay ng moisturizer, Bing Castro? Kasi nga, ang sabi ko sa inyo kanina, moisturizing na para sa akin yung formula nito. Kaya most of the time, pagka ginagamit ko to, hindi na ako gumagamit pa ng moisturizer. Siya na yung pinaka nagsisilbing moisturizer ko rin. Kasi less is more. Sabi nga kasi nung ibang mga derma na nakausap ko before, kung moisturizing naman na yung sunscreen mo, hindi mo na kailangan gumamit ng separate moisturizer pa para hindi masyadong maraming nilalagay sa face. Eh nung time maginamit ko to, na nag-peel siya, na dry yung mukha ko, na nagbabalat yung mukha ko, hindi ko naman alam na meron siyang ganong effect. So ngayon, I learned my lesson na kapag ganun yung condition ng skin ko, na super dry, flaky, ganyan, kailangan meron akong separate moisturizer bago ko ilagay ito. Kasi nga, since super dry ng skin mo, kailangan magdagdag ka ng more moisture sa skin mo. Okay? Pero normally naman, ayun, very smooth lang talaga ng application itong Fairy Skin Premium Tinted Sunscreen sa akin, kaya bet ko pa rin siya. Okay, ngayon naman, dito na tayo sa ingredients nitong product na to. And you know me, I love learning and discussing ingredients kapag nagre-review ako ng mga skincare products. Kasi malalaman mo kung ano yung mga nilalagay mo sa mukha mo, tsaka dun mo malalaman kung masusuportahan ba ng isang brand yung claims nila sa products nila. So, ito muna yung claims nila dito sa product na to. Acne Defense, Control Sebum, Brightening, Anti-Inflammatory, Anti-Invisible Light, and Helps Lighten Hyperpigmentation. So, merong apat na ingredients na hina-highlight ang Fairy Skin sa premium tinted sunscreen na to. First, yung Pure Vitamin E. Second, yung Trimethyl Siloxysilicate. Nakakabulol, diba? And then, yung two patented ingredients nila na Acne Care and Bright Gen. So, first, yung Vitamin E. Alam naman natin na magandang antioxidant yan. And sabi ni Fairy Skin, it helps retain the moisture of your skin and it also fights UV damage. Second, yung Trimethyl Siloxysilicate. So, yan yung ingredient na nakakatulong para maging water-resistant ang isang sunscreen. So, yes, water-resistant po itong Fairy Skin Premium Tinted Sunscreen na to. Water-resistant ha, hindi waterproof. Magkaiba po yun. Sa patented ingredient naman nila, first yung Acne Care. And ang sabi ni Fairy Skin, asan ba yun? It is a combination of natural extracts that helps eliminate acne-causing bacteria. It's an all-natural and water-soluble ingredient that's clinically tested to be mild and gentle. Actually, they compared Acne Care sa benzoyl peroxide, which is a very famous ingredient when it comes to treating acne. Ito, kailangan ko talagang basahin to para sigurado kung tama information na sinasabi ko sa inyo. According dun sa test daw na ginawa nila, yung Acne Care, it did not show any signs of irritation at 5%. Pero, yung benzoyl peroxide, it showed redness and itching at 2.5%. Tapos, like benzoyl peroxide, meron din daw strong antibacterial activity yung Acne Care ingredient laban sa mga acne-causing bacteria. And then the next patented ingredient is called Bright Gen. So combination daw yan ng forsythia tsaka ng butylene glycol. So sabi naman ni Fairy Skin, a combination of forsythia suspensa fruit extract and proper concentration of butylene glycol make this duo a brightening powerhouse. Brightening powerhouse, taray. Actually, according sa mga tests na ginawa nila, nakita na mas may brightening effect si Bright Gen compared sa beta-arbutin. So si Bright Gen, nakakatulong siya na mag-brighten yung skin, mag-lighten yung mga hyperpigmentation, tapos anti-inflammatory din daw siya. Okay, so dun na tayo sa 4 UV filters nitong Fairy Skin Premium Tinted Sunscreen na to. So the first UV filter, yung titanium dioxide, is a very popular physical sunscreen. Actually, kapag nakakita kayo ng mga mineral or physical
physical sunscreen, malamang merong ingredient yun na titanium dioxide. So yung titanium dioxide, meron na siyang broad spectrum coverage. Tapos it has a good safety profile daw, kaya obviously very safe siyang gamitin. Si ethyl hexyl methoxycinamide naman, or yung tinatawag din na octinoxate, nakakabulon yung mga term. So according to INCI decoder, this ingredient is a chemical sunscreen that absorbs only the UVB radiation and hindi yung UVA. So itong si Fairy Skin Premium Tinted Sunscreen, since meron siyang titanium dioxide na physical sunscreen, tapos meron din siyang octinoxate na chemical sunscreen, meaning hybrid sunscreen siya. Kasi baka tanungin nyo, chemical sunscreen ba yan? Physical sunscreen ba yan? Ganun. So ito namang si octinoxate na ingredient, or yung ethyl hexyl methoxycinamide na yan, nung nag-conduct daw sila sa test sa animals ha, nakita na pwede siyang mag-produce ng hormonal effects dun sa animals. Pero again, sa animals yon. And it's considered safe as used naman daw, and it's available worldwide. Pero, kung sakali lang daw na pregnant or lactating mommy kayo, and gusto nyo mapunta sa super safe side, mag-stick na lang kayo sa mga physical sunscreen, kung gusto nyo naman na super safe side. Pero again, safe naman siyang gamitin, kung gusto nyo lang talagang sobrang mag-ingat. Third UV filter naman, yung vitamin E. And nabanggit ko na sa inyo kanina yung benefits niya, na ayun nga, nakakatulong din siya na malabanan yung UV damage. Nabasa ko to sa clevelandclinic.org ha, na kahit daw gano'n na nakaka-absorb siya ng UV light, ang na-absorb lang niya, UVB din, hindi UVA. At kahit daw na-absorb ng vitamin E ang UVB, huwag niyo pa rin daw palitan yung sunscreen niyo ng vitamin E oil lang o kaya ng cream, kasi kahit na-absorb niya yung UVB radiation na yan, hindi niya pa rin daw completely na-absorb lahat ng yon. So siguro nakakatulong lang siya talaga, kaya maganda siyang isama sa formula ng mga sunscreen. And then the final UV filter, eto na, yung iron oxide na tinatawag. So ito nga again yung dahilan kung bakit ako gumagamit ng tinted sunscreens. Basically, colorant sila. Sila yung nagbibigay ng pigment. Pero malaki ang benefit nito sa skin natin, lalo na kapag meron kang hyperpigmentation, melasma, mga dark spots, mga ganon. So ito, babasahin ko sa inyo. According to Harvard Health and according sa mga dermatologists na napapanood ko, nababasa ko, yung iron oxide, nabablock nila yung visible light na hindi nagagawa ng isang non-tinted sunscreen. So ano ba yung mga visible light? Basically, kung ano yung mga nakikita natin, kung ano yung visible sa atin. Yung mga artificial light na ganyan, yung sa mga cellphone natin, basta yung nakikita ng mata natin, nabablock ni iron oxide yung mga ganong visible light. And yes, hindi lang yung mga UV radiation, pero yung mga visible light na yan, pwede rin silang magpalala ng mga melasma tsaka ng hyperpigmentation natin. So according to Amy ng Invest in Your Face na YouTube channel, ayan, sinulat ko dito para hindi ko makalimutan, visible light penetrate much deeper into the skin than UV radiation and can induce hyperpigmentation and can drive the pigmentation process. Ibig sabihin, kapag pumasok yung visible light sa skin natin, mas napapalala niya yung pagkaitim ng melasma or ng hyperpigmentation natin. Nagigets nyo ba? Una kong natutunan yung information na to kay Dr. Shah and Dr. Maxfield ng Dr. Lee, kung napapanood nyo sila, na pagka daw meron kayong acne, meron kayong melasma, hyperpigmentation, dapat tinted sunscreen ang ginagamit ninyo. So, makakatulong yung mga UV filters na iba para ma-block yung UV radiation, tapos si iron oxide yung magbablock ng mga visible light. So, complete protection ka para hindi lumala yung hyperpigmentation and melasma mo. Actually, sabi nitong mga dermatologist na napapanood ko, nababasa ko, kahit na gumagamit kayo ng treatment and nagpapagawa kayo ng mga procedures para matanggal yung melasma, hyperpigmentation nyo, mawawalang saysay din yon kung hindi kayo gagamit ng mga tinted sunscreen. Grabe, no? Ang laking bagay ng iron oxide. So, simula nung natutunan ko yan, mas gumagamit na ako ng tinted sunscreen. Of course, gumagamit pa rin ako ng mga invisible or non-tinted sunscreens, lalo na pagka gusto kong itry, kapag ka i-review ko, ganyan. Pero mas madalas talaga tinted sunscreen na yung ginagamit ko. Basta pagbibili kayo ng mga tinted sunscreens, check nyo muna yung ingredients nila kung may nakalagay ba na iron oxide dyan. Kasi napansin ko, sa ibang tinted sunscreen yung naghahanap ako nun sa Watsons, hindi lahat ng tinted sunscreen merong iron oxide. Hindi ko alam kung bakit. So, minsan hindi iron oxide yung nakalagay sa ingredients ha. Minsan ito yung mababasa nyo. Ayan, basta ipapost ko dyan. Pagka nakita nyo yan, ibig sabihin iron oxide yan. And yes, ito din yung mga ginagamit usually sa mga makeup, like foundation, concealer, ganyan. Kasi nagbibigay sila ng pigment. Actually, kung titignan nyo yung ingredients list dito sa box nila, tsaka pagka nagtingin kayo ng ingredients list online, makikita nyo na merong mga ingredients na nauulit sa list. Sabi ko, ano ba to? Typo lang ba to? Error lang ba to? Tapos, tinanong ko mismo yung Fairy Skin. Minessage ko talaga sila. So, ang sabi nila sa akin, yes, talagang sadya daw na ganon. Kasi ang utos ni FDA sa kanila, kailangan ilagay nila yung ingredients kung paano yung pagkakasunod-sunod na finormulate yung product na to. Nagigets nyo ba? So, kahit nauulit yung ibang ingredients, nila lagay pa rin.
sabi nila kasi yun yung order kung paano nila finormulate itong premium tinted sunscreen nila. Kung nag-iisip kayo kung ano ba yung bibilhin nyo sa Fairy Skin, yung premium brightening sunscreen ba nila o itong premium tinted sunscreen nila, isipin nyo muna kung ano yung skin needs nyo or skin condition nyo at the moment. Kung meron kayong mga dark spots, melasma, hyperpigmentation, mga ganyan, mas maganda tong tinted sunscreen nila. So that's it for my review on this Fairy Skin premium tinted sunscreen. Sana nakatulong po sa inyo itong video na to at sana marami kayong natutunan. At sana nag-enjoy din po kayo sa panonood. And please, if you're not yet subscribed here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this and don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!